Mga Panginoon ng Diyos at sa inyo mga kapatid, naluha ako ng kasalanan sa isip sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawalan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa atin. At sa kanyang angkan,
magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian hindi mawawagi sa aking paligid at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
na panandalangin na ibinibigay sa akin na halimbawa ni San Jose. Ito po ay higit na binigyang pansin ni Pope Francis nung siya po'y dumalaw sa akin noong nakaraang January. Sa kanyang mensahe po doon sa MOA, sa kanyang pakipag-ugnayan sa mga pamilya, sa image po ng Sleeping Saint Joseph. Si Father Eugene po ata ay meron ng image ni Sleeping Saint Joseph. So, maliit pa lang po, meron na rin dito. Meron na. Bibigyan pa kami. So, bahagi po, ano? Na kung saan ay sabi nga po ni Pope Francis ay si Saint Joseph. Hindi nyo natin nakita ang nagsalita sa Ibanghelyo. Pero dati natin siya nakikita, natutulog. Pero doon ipinapakita ng Diyos yung kanyang kagustuhan na ipag-usap siya kay San Jose kahit na natutulog. Swerte naman ni San Jose kahit natutulog na ipag-usap sa Diyos. Pero kuminsan tayo sa simbahan natutulog. Siguro kung kayo natutulog, sana nakakausap rin ninyo ang Diyos. Pero sabi na natin, ang buhay contemplative, no? Ang buhay ng pananahimik na may kasamang panalangin, na nawa po ay patuloy na higit na itugod sa pamagitan po ng ating pagtulog sa ating Diyos. Na makatulad tayo, katulad din po, makatulad tayo, katulad ng pananamin ni San Jose. Bahagi na kung saan ay tayo ay inaanayahan po kung may kapag. Na naman po, kasi kung sabi ako natin, sabi mo natin si San Jose kahit natutulog ay kausap niya ang Diyos. Alam ko minsan, yung ating sleeping state ay reflection naman ng ating estado kung tayo ay gising. Kung isang tinatala natin kahit sa ating pagtulog. So, ibig sabihin, yung damdamin ni San Jose ay ang damdamin niyang palaging makausap ng Diyos. Nais niyang makita yung kanyang kalooban. May isa kapupala niya ang kagustuhan ng ating Ama na sa akin. Yung pagkabay na ibinibigay ng Diyos kay San Jose na kanyang tinatanggap. Kaya kung napakalala po yung pananalangin, tahimik na pananalangin. Napakalala, meron tayo mga panahon na kung saan ay tayo ay nagtutulog ng pagkakataon na kung saan ay nawa po ay maglaan ang panahon ng katahimikan. Alam niyo, wala po noong sinabi ito ni Pope Francis. Ako po ay after ng homily ay naglalaan ng panahon ng katahimikan. Ito yung sabi ko, pagkatapos lang salita ako, baka may gusto pang sabihin ng Diyos. Ay nawa katulad ni San Jose ay maging bukas tayo. Kaya po, every month ko, mula po noong January, ay naglalaan ako ng panahon ng katahimikan pagkatapos ng Biblia. Pangalawa, ay ang pagiging ama ni San Jose. Sabi nga ni Father, nainipura pa rin na sa pag-uusap nila ni Father PJ kahapon sa aming meeting na yung St. Joseph the Patriarch ay ang short version
Saint Joseph, husband of Mary, and the foster father of Jesus. Napakahaba na ang tiyatawag na lamang ay Saint Joseph, the Patriarch. Kaya po, dito ulit na isubigyan ng pansin yung ikalawang puntos. Ano yun? Bilang mabuting asawa ni Maria. At yung pangatlo, bilang isang mabuting ama. So, mabuting asawa. Bahagi yun na kung saan ay bilang ama ng tahanan. Nakalungkot na lamang po isipin na sa pagdiriwang natin ng Kapistahan sa Jose, mas marami ang mga babae. Yung mga lalaki, baka nagsisimula na magpiesta. Pero sa atin po ay mapuno tayo ng mga kalalakihan. Sapagkat bahagi muna yung mga tatay. Isang maganda kapag yung tatay ay kasama na natin sa pagdarasal sa simbahan. Sigurado kong kasama mo rin yung asawa at yung anak. So, pwede kasi yung ama ng tahanan. Pero bahagi mo na kung saan ay hinahamon tayo ng kasalukuyang panahon yung pag-iisawa at mabuting asawa. Na ito rin po ay pinagtuunan ng pansin ng kasalukuyang papa. Alam niyo, nakita po natin ang isa sa mga pagbabago na nakita po natin sa Eucharistic prayer. Ay palagi na natin kasama isinigin si San Jose bilang ama, mabilang bahagi ng asawa ni na mahal na Birheng Maria. Bagaman po sa Eucharistic day, well, hindi naman po yung kalimitan na narito niyo. Sa panalangin po natin, magpuling na Eucharistic prayer. Meron tayo yung apat na normal na Eucharistic prayer at saka yung apat yung Eucharistic sa mga bata. Pero yung talagang kasama naman si St. Joseph ay yung first Eucharistic prayer. So ang ginagawa ko ay yung nagsasabi ko ng Eucharist isama sa lahat ng Eucharistic prayer isisingin yung San Jose esposo ni Maria. So, bahagi po sa pananais po ni Pope Francis na matigyan ang higit ng pagkilala ang halimbawa ng mabuting asawa. Pagamat may mga banal tayo na ikinutuloy na may asawa tulad din po ni San Pedro Calcumensoy, ni San Lorenzo Ruiz, yung ating pinupunong Pilipinong martir ay may asawa. Pero yung higit na magpapakita po ng isang mabuting asawa ay sa image mo ng mahal na patron San Jose. At ito rin yung kinakailangan namin ngayon sa panahonan na ito. Na makita yung buong pamilya na pinangalagaan ko ng isang mabuting asawa sa katauhan po ni San Jose. Ito rin yung pinapakalamin natin, yung katapatan na yung mapapakalagaan ng isang asawa ang kanyang pamilya. Sa pamamagitan din po ng halimbawa ay pinakita ni San Jose sa pamamagitan ng pagsunod sa kalokohan ng buong ni Kapag. Pangatlo, ay bilang isang ama. Isa pong image ng isang ama. Sabi nga po natin ngayon panahon na ito, naghahanap tayo ng modelo. Maraming tayong modelo. Well, of course, babae, model. Pero lalaki. Naghahanap po tayo ng maraming modelo. Kulang tayo ng modelo lalaki. Siguro po ibigay ko ito ni San Jose. At isa po rin po nahinihingi sa atin ngayon
ay bilang isang mabuting ama. Isang ama kung saan ang naras kanina. At bahagi yung nakusaan ay kung inyong pumaalala, ito rin po yung mahal ay binibigay po sa larang-larang po sa pagpapahalaga sa buong pamilya at sa pangalaga po ng buhay ng tao. Yung nagpoprotekta po sa buhay, larang-larang po ng lampay buhay. Isang sa'yo na pangalagaan ng pamilya, paano mapapasagaan ng pamilya sa pamagitan po ng pangalaga ito, isa po sa mga amo ng kasalukuyang hinaharap ko na hindi po nang ginagalawa natin ay yung pagdidepensa sa buhay ng tao. Alam niyo, kumisan po sa mga pagkataon na ito ay marami po mga hamon ibigay ko. At kumisan, yung hinahanapin ko ay yung presensya ng isang ama sa kanilang mga anak na nawagin ko ay maramdaman ng kasalukuyan natin. So, mabuti na naman ngayon. May mga nakikita na po tayo ng mga ama na nalagalagun sa mga bata. Hindi po natin masyado naging problema katulad po sa ibang bansa. May nakita tayo ngayon ng mga tatay na silang nangalaga sa kabilang mga anak, literally, well, siguro po ang may trabaho ay yung babae, yung lalaki ay walang trabaho, kaya maaaring nag-aalaga doon sa mga bata. Pero ito rin po yung ibinibigay na kasalukuyang hamon ng may panahon, kasi marami yung ngayon na may mga kumpanya o kasi na kinukuha ay babae. Kung isan yung mga lalaki ay medyo parang nanginimig sapagkat sabi na ay mas gumagawa kasi ng mga union. Kaya yung babae hindi masyado gumagawa ng union. Kaya mas marami kung isan. Ngayon yung mga babae na nagtatrabaho at may mga lalaki na hindi nagtatrabaho, sila yung nag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero kahit na siguro pareho yung nagtatrabaho, yung mga magulang, ay kinakailangan ko yung presensya ng tatay. At ito yung pinakita ni San Jose. Kahit ako, kung tawagin na po natin siya ay foster parent. Kinakailangan natin yung imahin ng isang tatay. Imahin ng mga alaga sa kanyang pamilya. Imahin ng magtutugon at magbibigay ng lakas sa bawat pamilya. Well, kayo po mga tatay, hindi na mas nakaalam po ang tungkol sa bagay na yan. Pero ito ang ibinibigay ko sa ating San Jose. Isang mabuting ama. Kailan po sabi naman natin, saan po matungunan ito? Kapag yung mga tatay ay nakapapalapit sa Diyos, hindi mo natin may pwedeng alis yung number one. Kaya napakalala po na mag-invite natin yung mga ama ng kahanan na sila rin may lalo mapalapit sa ating pananampalataya, yung mga pagsimba pag-aaral namin po. Sana po ito yung mabigyan namin ng pagtulong. Kasi every Sunday, mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Hindi natin nakikita yung image sa ibinibigay ko. Yung unang pagpuntos natin, yung pananahimik na pananalangin. So ito po yung nais na ibigyan ng pansin sa pagdiriwang mo natin ngayon. At idulog natin sa harapan ng buong may kapal. Na katulad ni San Jose, ay tayo ay tunay na makatukod sa kalooban ng ating amang nasa lahi. At ang ako ay makita sa lahat ay yung sanatim po ay magkaroon tayo ng mga grupo. No? Matagdagan yung mga grupo ng mga lalaki. Meron tayo ngayon sa Columbus, meron tayong
they minister to Holy Communion, no? Pero kung malitaw natin, overrun tayo ng mga babae. So, itagnan natin, kahit hindi ko sa ating letters and communities, kung marami ang babae, yung ating mga samisa, of course, lalaki. Pero siguro din siguro, yung pagkakalain din natin, kasi baka siguro, wala rin din yung mga lalaki because minimal din yung kanilang pagkilos sa simbahan. Kaya i-invite mo natin sila. Ano ako ay maging busy mo rin sila sa ating pagkiriwa. At isa daw rito bilang kasama mismo ng mga organisasyon pang simbahan. Ama namin nasa langit, sa iyo
kagandahang loob at sa mga magitan ni San Jose, ipagkaloob ang aming mga hinihiling dala ng aming mananampalataya. Hinihiling namin ito sa mga magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kaya kaisa ng mga
Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, tumigil niya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang pangalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa amin. Espiritu Santo, para sa walang hanggan.